Mga quiz, kadalasan mga retired players ang pinag-uusapan natin. Ano kaya kung active player naman ang topic natin sa video na ito? Kaso, hindi na natin siya nakikitang maglaro. Siya si Kelly Nabong, ang one of the strongest at enforcers sa PBA. At dahil hindi siya naglalaro ngayon, plus mukhang laglag na nga ang Blackwater, parang naging inactive na rin si Kelly Nabong. Ating tingnan kung ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon at kung may plano pa ba ang Blackwater na i-renew ang kontrata niya sa nalalapit na pagtatapos nito. Pero kung naisusuporta ng aking channel, ha, just click subscribe and share. Alalahanin natin ang highlight ng kanyang career. Medyo hindi man halata kay Kelly, pero siya ho ay Filipino-American. Ang 34-year-old PF at center na ito ay pinanganak sa Sacramento, California. May height na 6'6 at nagkolehiyo sa Santa Rosa JC. 2012 na isip ni Nabong na pumasok sa PBA kasi syempre in demand ang mga big man sa PBA. Kinuha siya ng Ross 17th overall pick. Dahil hindi naman siya ginamit dito kaya binigay siya sa Meralco. 2012 to 2013 season. Tapos binigay na naman siya sa Global Port. Dito na nagsimulang makilala si Nabong dahil sa kanyang playing style. Lagi na rin siyang napapaaway. September 5, 2013, si Nabong ay pinabayad ng 60,000 pesos at sinampal pa ng 2-game suspension. Ang nangyari, tinulungan ni Nabong si Marvin na nakahiga sa sahig. Tapos bigla raw sumugod si Blake Lee at si Jody Vance kaya sumama na rin siya sa away nang biglang sinuntok siya ni Mark Pingris ng 2 beses. Nagulat raw siya sa ginawa ni Ping. Tinanong rin niya ang commissioner kung bakit parehas lang suspension nilang 2. Ang inaasahan ni Nabong, dapat raw mas mabigat ang kay Ping kasi si Ping ang una nanuntok. Pero hindi nagpatinag ang commissioner sa halip, naghintay na lang din si Nabong na matapos ang suspension niya. Ilang buwan lang lumipas nang dahil sa gulong ito, binalik ng Global Port si Nabong sa Meralco sa mismong 2015 season. Sa pagbalik niya dito sa Meralco, may mga sabit uli si Nabong. Ang pinakamalala, October 3, 2017, sinuspinde mismo ng Meralco si Nabong. Noong time na yon, si Jimmy Alapag ay nasa Meralco rin. Tapos sa 2 minutes and 37 seconds, si Nabong at Alapag ay nakitang nagtatalo sa bench. Hindi naman dinetalye ng management kung anong napag-uusapan. Pero ayon sa Meralco, sumasagot-sagot pa raw si Nabong sa veteranong guard at hindi raw maganda ang sinasabi nito kay Jimmy. Kaya si Kelly suspended indefinitely kasi nagiging kahihiyan raw ito sa team at sa liga. Kung kaya't sa 2017 to 2018 season, ang Meralco ay tinapon muli si Kelly pabalik sa Global Port. Walang sawa naman na tinanggap ng Global Port ito. May 19, 2018, ayan, napaaway na naman si Kelly Nabong. Si Sean Anthony na teammate ni Nabong ay pinilit na makuha ang bola kay Bo Belga. Ang ginawa ni Anthony, tumalon siya kay Belga tapos. Nung tumayo si Anthony, tinulak ni Ahan Missy tapos si Nabong sumali sa gulo at tinulak din si Ahan Missy para ipaghiganti si Anthony. Hindi naman daw siya nagsisimula ng away pero kung nakita niya na inuunahan siya or mga teammates niya, talagang babanat din. Pinoprotektahan lang daw niya ang teammate niya kaya kadalasan talagang napapaaway si Nabong. Si Ahan Missy at Nabong ay parehong ejected nung time na yun. Alam niyo ba kung anong sunod na nangyari? Tama ka, binigay uli siya sa ibang team para makaiwas na sa gulong Global Port. Pero this time, sa San Miguel siya napadpad kaya si Nabong ay nabiyayaan dito ng 2 rings. At least naman, nakasubok si Nabong ng championship. So dito sa San Miguel, ang ganda ng buhay niya dito kahit pa konti-konting minutes pero malaki pa rin ang sahod. Si Nabong ay umaasang dito na magre-retiro kasi itong San Miguel talaga ang pinakagusto niya sa lahat. Noong season yon, ang San Miguel ay road to Grand Slam. So syempre, ang import nun si Diz Wills, sobrang galing ng import na to at kompleto sila sa practice. Alam ko na hindi nyo pa nalilimutan ito. Sa SMB practice, hay nako, nagiging magulo ulit at isa pa rin si Kelly Nabong sa mga sangkot dito. So naalala ko, parang hinard pick ni Arwin si Wells, tapos bumagsak si Wells sa sahig na sobrang sama. At itong si Nabong sinugod si Arwin na parang siyang bumagsak. Tapos itong si Tubid, pinagtanggol si Arwin hanggang sa nagkabuhol-buhol ang apat na involved. Dahil sa nangyari, ayaw na ni Deswell sa SMB at umalis na lang ng bansa. Ito ang pinakaunang nakitang dahilan ng SMB kung bakit napurnada ang Grand Slam. Ang ginawa ng management si Tubid at si Nabong pinalaya sa team at si Nabong binalik ulit sa Northport. Una, naging maayos naman ang takbo ng career niya dito, ang ganda ng lineup. Tapos umabot pa sila sa semis noon. E ang nangyari, November 13, 2020, pinarusahan na naman ang PBA si Nabong dahil sa flagrant foul kay Arwin. Parang may lamat na kasi ang 2. Kaya ngayon, si Nabong ganun pa rin at pinabayad
ng 5,000 pesos hanggang sa pinabayaan na lang ng NP Sinabong at naging isang free agent. March 25, 2021, kinuha siya ng Blackwater for 1-year deal. Kaso, konting games lang ang laro niya hanggang sa mga present games, hindi na siya nakalaro at out na rin sa roster dahil sa injury. Ang injury niya ang dahilan kung ba't wala ng plano ang Blackwater na i-renew ito. Teka, ano na ba talaga si Kelly Nabo ngayon? Si Kelly Nabong Ho ay nasa condo unit ng Pasig ngayon at nagbabantay ng kanyang dalawang anak na lalaki. Sabi niya, chill-chill lang daw siya sa bahay at umiinom ng San Miguel beer. Binibisita din niya ang pamilya sa probinsya ng Bulacan. Ang source of income, pagbabasketball kasi binabayaran pa naman siya ng Blackwater. Wala pa naman plano si Kelly na mag-invest or magnegosyo. Ang ginagawa niya, nag-workout kung kaya ng katawan at naghahanda baka sakaling may kumuha pa after na mag-expire. Dagdag pa ni Kelly sa ngayon, maayos at tahimik ang buhay niya. Pinapangako rin niya na hindi na siya manggugulo sa PBA. Hiling din niya na sana pagbigyan pa siya ng Blackwater ng another opportunity or extension. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Kung meron kayong request, comment lang yan sa ilalim. See ya!